Muhammad lang sa Sawera. Tumutok pa sa inyo sa telebisyon na ito. Huwag nang ilipat ang mga TV. Andito na ang pambansang bandera ng buong Pilipinas. Ang mga problema hindi na kailangan palakihin. Pag-usapan natin yan. Face it! Face up! Ngayong araw, isa na namang nagbabagong issue ang ating lutasin. Kasama ang mga makalating Sosoera at Sosoera! Kasama din natin yung mahal nating referee na si Gina G1 at G2. Andyan din ang ating mahal na trio tagapayo. Umpisahan na natin kay Dr. Hazel Santos. Father Larry Perez. At attorney Leonardo Acosta. Sa sila ang ating mahal na trio, tagapayo. Heto na ang ating mahal. Heto na ang siyang ng bayan na si Siyang Marian Rivera Dantes. Hello mga manlang sausawera at sausawera. Ang ating issue ngayong araw. Ang ating issue ngayong araw, nako, ito, nako. Isang buntis. Nako. Isang ale na pinagbibintangan daw na magnanakaw ng kanyang kapitbahay. Nako! Yeah. Ang mga problemang hindi na kailangan palakihin, pag-usapan natin yan. Face up! Face up! Kapal ng mukha mo, Jessica! Kapal ng mukha mo, ako ang magnanakaw sa bahay ninyo, ha? Kapal ng mukha mo, mahihaya ka naman sa sinasabi mo. Ngayon, dito tayo maghanap sa face-off sa mga ginagawa, sa mga pinagbibintang mo sa akin. Naku, tawagin na muna, bago natin ipakilala yung si ate na pinahinalaan ng bintang, tawagin na muna natin ang nasa pula. Okay. Siya daw. Alam na ito na siya daw ang kumuha ng cellphone ng anak niya. Tawagin na natin ang kapitbahay ni Ate Rosalie na si Bliss Benitas. Anong bakit bintangan si Rosalie na siya ang kumuha ng cellphone ng anak nyo? Kasi po, sabi po ng anak ko, laging pag dumadaan daw po siya sa bahay ng Rosalie na yon, lagi niya tinatanong saan niya daw nabili yung cellphone. Oo. Tapos sumunod, kinabukasan po, tinanong niyo tapos saan, ano doon pong brand ng cellphone ko. Sa brand ng cellphone ng anak ko, kinabukasan po, tinanong niyo na naman po kung magkano daw, saan daw nakabili nung yung cellphone na yan at magkano daw ang bili. Tapos yung kinabukasan na po na yon, doon na po nawala yung cellphone ng anak ko. Tinanong mo yung anak mo bakit nawala yung cellphone niya. Kasi po sabi ng anak ko, ha, iniwan na sa bangi lang daw po yung cellphone. Andun daw po si Ate Rosalie sa tabi niya. Kasi magkasabay daw po sila ng tricycle. Magkatabi daw po siya sa tricycle. Tapos po yung cellphone daw po niya, nilagay lang daw niya sa likod ng bag niya. Tapos po, andun po si Ate Rose sa likod niya. At pagkababa po nila ng tricycle, una pong lumaba si Ate Rosalie. Yung Rosalie na po na yon. Pagbaba daw niya po niya, napansin niya wala na po sa likod niya yung cellphone niya. At ang pinaghihinalaan po doon si Ate Rosalie. Na napagtanungan niyo ba yung sasakyan na sinakyan ng anak mo, Ate Rose, Ate Benita, na baka andun yung cellphone?
Wala po daw, wala daw po siyang, tinanong po namin yung tricycle na pinagsakyan ng anak ko papuntang school. Kasi po, sabi niya, ang sabi, wala daw po silang nakitang cellphone. Nagsabi naman, nagsasabi daw po sila totoo. Kaya naniwala po kami. Ang paniniwala ko po talaga na naka-erosary sa kapitbahay, sa kakapitbahay po namin ang cellphone na yon. Oh. Ano kaya ang magiging reaction ni Ate Rosa? Kinumpranto niya po si Ate Rosalie nung nawala po yung cellphone ng anak ninyo. Opo, kinumpranto ko po talaga si Rosalie. Sabi ko, ilabas mo yung cellphone ng anak ko. Sabi, anong pinagsasabi mong cellphone? Ilabas mo yung cellphone. Di ba, ayaw yung cellphone ng anak ko. Nakita po talaga. O, nakita ko po talaga yung cellphone ng anak ko na hawak ng anak niya. Yung cellphone ng anak ko. Mami na po sa panggay na kinuha niya po talaga yung cellphone ng anak ko. Ibinalik ba ng ni Rosalie yung cellphone. Ibinalik po yung cellphone pero sira-sira na pong ibinalik ng ni Rosalie. Oh my God! Sira-sira yun na po ibinalik. Nako! Tawagin na natin. Ginawa lang daw niya na kinuha ang cellphone ng anak ni Ate Benita dahil galit daw siya kay Ate Benita. Paano mo naman nasabing galit ka kay Ate Benita? Rosalie Trinidad, pasok! Face it! Nakakapal na mukha mo! Ayok ka! Ate Benita, wait lang po. Jiwa na dito, pakiawat na. Okay, Ate Rosalie, Derek Chang tanong. Kayo po ba ang kumuha ng cellphone ng anak ni Ate Benita? Opo. Bakit kinuha Ate Rosalie yung cellphone ni Ate Benita, ng anak ni Ate Benita? Para po gantihan ko po yung si Ate Siyang Benita na yan. Kasi po tuwing lumalabas po yan ng bahay, nagpaparinig po yan kalat-kalat naman ng bahay ninyo. May mga kayo naglilinis. Yan po, lagi sinasabi niya sa akin. Totoo ba yun, Ate Benita? Opo, sinasabi ko po yun kasi alabas po nila, ang dami pong ano ng aso. Hindi man lang po nila malinis-linis. Oo, tuwing nadaan po ko sa kalalayan po yung sabi ko para magtanda po sila na ang daan, ang paligid po nila. Wala siya naman po si Ate Benita Rosalie. Ang kalat po, ang dapat ng bahay ninyo, kalat po nyo yun na dapat nyo linisin. Responsibility po nyo yung pinitirahan po ninyo. Balik sa usapang phone. Balik natin sa cellphone. Bakit ko po tinanggi sa una nung kinumpran pa po kayo ni Ate Benita na nawala sa inyo ang cellphone. Tapos po, ibinilik niya daw yung cellphone kay Ate Benita, sira-sira na. Opo, sira-sira na. O, basag na. Binasag ko po yung screen ng cellphone ng anak niya. Tapos yung case po, winara ko po. Kasi po, para po magtanda siya na iba po kalaban. Ako, pala mukha mo. Ate Rosalie, kahit ano pong mangyari, hindi po kayo pwedeng maghigante sa ganyang paraan. Kasi pwede po kayong makasuhan niya pag nanakaw po yan.
Alam ko pong mali, ginawa ko po yun para makipaghigad ka po ako sa kanya. Kasi sobrang na po siya pagpapanig sa amin eh. Nililinis naman po namin yung bahay na yun. Nagkataon lang po na otawai po ulit yung alaga po namin aso. Nako! Ano kaya ang say ng ating Si ating nanakawa na ng kapitbahay niya. O, nasa po na ba na ang kapitbahay na nagdako sa cellphone ni ating na nasa puti? Itaas ang pula kung kumakampi kayo kay Ate Rosalie. Taasin naman ang puti kung kumakampi kayo kay Ate Benita. Bata bubay na tayo. Go! Puti, puti, puti. 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 Nakikita naman natin siyang Marian na mas kumakampi sila kay Ate Bonita. Na sinasabi nila na kahit anong mangyari, walang ginawang masama sa inyo ang kapitbahay ninyo. Huwag niyong gagawin ang pagnanakaw na yun. Yan ang ating potobubay. Back to you siyang Marian. Okay, bago natin ipagpatuloy ang ating usapin, ang ating issue, kausapin na muna natin si Attorney Leonardo Acosta kung anong masasay niya sa ating kaso ngayon. Okay. Ang kaso natin to ay pwede kang makulong Ate Rosalisa. Criminal case na to. Kasi yung pagnanako ng hindi sa'yo ay pwedeng ikay makulong. At pwede kang kasuhan ni Ate Benita kasi hindi mo yung pag-aari yan ng anak ni Ate Benita. Ikaw mismo kung may pag-aari kang gusto mong alagaan, aalagaan mo yon. Kasi ang gamit ng anak ni Ate Benita, Ate Benita, sa kanya yun, Ate Rosalie. Oo, hindi pwede kang maghiganti sa kanya sa paraan na gusto, sa paraan na ganon. Pwede mo siyang kausapin at pwede mo naman siya kausapin eh. May problema siya kung may ano. Hindi yung maghiganti ka ng ganon kasi mali po talaga yung ginawa ninyo. Okay? Yun lamang po. Maraming salamat. Nako. Okay, ngayon tawagin naman natin ang anak ni Ate Benita. Galit na galit din daw siya kay Rosalie sa pagkuha ng cellphone niya. Dahil pinag-ipunan niya daw to dahil matagal niya na daw gustong makabili ng cellphone na yon. Tapos nanakawin lang ni Ate Rosalie. Tawagin na natin ang anak ni Ate Benita na si... Christopher Castro. Pasok! Picks it! Okay, Christopher, diretsang tanong. Yung cellphone na yon, gaanong ka-importante yun sa'yo? Importante po kasi yung cellphone na yun sa akin. Kasi po, nagtrabaho po ako sa isang fast food chain para po makapag-ipo, makapagbili po ako ng cellphone. Makabili po ako ng cellphone. Yung cellphone na po yun, pinag-ipunan ko po talaga para bilhin po yun. Tapos po, nung naipon ko na po yung exact amount, binili ko po agad yung cellphone na yun. Tapos po, sinabi ko kay mama na may saliri na po akong cellphone dahil po sa pagsusumikap po. Tuwang-tuwa po sa si mama, hindi ko po akala inanakawin po ni ati Rosalie yung cellphone ko. Tapos binalik niyo po yung cellphone ko na sira na po yung basag na po at sira na po yung case. Ate Rosalie, ano po ang masasabi ninyo dito sa kaso na to?
dito sa issue na ginawa ninyo. Kasi ang ginawa na po ninyo ay pwede po kayo makulong talaga. Ginawa ko lang po talaga yung para po makipaghiganti dyan kay Bigita. Kasi po, kasi naman po, dapat hindi niya po ako dapat pinariri niya ng ganon. Dapat niya po akong kausapin kung may problema po siya sa akin. Hindi yung tuwing dumadaan siya sa bahay namin na pinaparinggan niya po ako ng pinaparinggan. Ayoko po kasi yung pinaparinggan ako ng pinaparinggan. Gusto ko po yung kausapin ako ng derechuhan para para po makausap ko rin siya ng matino. Ayoko po kasi yung pinaparinggan ako ng pinaparinggan. Okay, alam ko yung punto mo, Ate Rosalie, pero ang punto natin na dito ay yung cellphone na inakaw mo sa anak ni Ate Benita. Okay, kasi sa puntong ito, pwede kang makulong, sabi ni Attorney Leonardo Acosta, paggugustuhin ni Ate Benita. Ate Benita, ano ang masasabi mo naman? Dapat nga lang, ang gusto ko lang kasi na bayaran niya yung damage na mula sa cellphone ng ako. Kasi yung cellphone at pagkakasana 8,000 pesos baba. Para sa itong ako. Okay. Diretsahan tanong, bakit kayo sang-ayon sa ginawa ng pagdanakaw ng cellphone ng anak ni Ate Benita? Kasi po, tama po yung asawa ko eh. Kinakampihan ko po yung asawa ko dahil maririn po yung ginagawa niyang pagpaparinig sa bahay po namin. Kasi hindi lang pong pagpaparinig yun eh. Parang may pagpabanta din siya sa atin. Na kapag hindi niya daw nalinis yung bahay namin, sisirain daw po niya yan. Sisirain daw po niya yung bahay namin. Totoo ba yung Ate Benita? Wala po ako sinasabi nga doon. Ang sinasabi ko lang, linisin po nila yung harapan nila dahil nangkikita naman na po sa dumi ng aso. Halo-halo na po, mga basura, pati po yung ano ng aso. Kasi po, maraming dumadaan po sa amin na yun. Ganun po talaga sinasabi. Mga pura po sila. Hindi po sila marunong maglinis ng bahay nila. Nako, napakinggan na po natin yung saan ni Ate Benita. Ang saan po nanginilididi dito na ang tapat po ninyo, dapat po nyo linisin. Tapat nyo, linis nyo. Yun nga po yung sinasaad sa barangay na batas na tapang nasa ang tapat nyo, dapat linis nyo. Oo nga po, nilinis naman po namin yun. Nagkataon lang po na dumumi po ulit po yung aso namin. Kaya nga po, hindi na po dapat po natin yung pag-awayan dito. Dapat po, linisin nyo na lang po para wala na tayong gulo. Okay? Ngayon, nakita na natin ang panig ng ating dalawang panig. Ngayon, kausapin na natin ang ating mahal na Trio Tagupayo sa Usapan with Trio Tagupayo. Okay, unahin na natin si Attorney Leonardo Acosta. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Okay. Ang masasabi ko dito sa issue na to, dapat ayusin nyo na lang to para wala na tong gulo. Ate Rosalie, dapat nyo pong bayaran si Ate Benita doon sa ginawa nyo pong pagsira sa cellphone ni Christopher, ng anak niya, para po matapos itong gulo na to. Kasi kailangan na lang natin to ayusin para hindi na magkagulo. Para hindi na tayo magkagulo. Okay, yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Leonardo Acosta. Kayo naman po, Father Larry Perez. Okay.
Ate, Ate Rosalie, dapat mo muna kasing isipin yung ginawa mong mali bago kang gumawa ng paraan para maghigante. Kasi yan, yung sinasabi mong paghigante, hindi mo dapat yung ginawa. Dapat mo na lang kasing kausapin si Ate Rosalie kung may problema siya para hindi na nagkataon na kumanti ka ng ganun. Kung nakakasawa ng mga rinig ng ganun sa ganun pagpaparinig, Ate Rosalie, kausapin mo na lang si Ate Binita para matapos na yung gulo. Hindi yung nagigantik ka kay Ate Binita na ganun, di ba? Para maayos lang yung problema natin. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Father Larry Perez, kayo naman po, Dr. Hazel Santos. Okay, ganun na lang din yung sasabihin ko, no? Para na lang, ito na lang itadagdag ko. Dapat Ari Rosalie, isipin mo yung kamalian mo. Mm-mm. Dahil ang kamalian ng isang tao, pwede yan matanggal kapag nagsisisi ka sa lahat ng ginawa mong kasalanan. Ati Rosalie, kayo mong magbago, alam kong mabuti kang tao at meron ka pang magagawang kabutihan sa buhay ni Ate Binita at Christopher. Kailangan mo na lang ayusin yung problema na ginawa mo kasi ikaw ang nagsimula. Dapat ikaw din ang tatapos para matapos na dito. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Hazel Santos, at maraming salamat sa ating mahal na trio Tagapayo. Okay? Ano ang magiging desisyon ng ating mga bisita? Unahan natin si Ate Rosa. Okay. Babayaran ko na lang po yung damage sa sira ng cellphone para na lang po matapos tong away na to. At Binita, sorry. Sana mapatawad mo ako. Kasalanan na ginawa ko. Pinagsisisihan ko na yung ginawa ko kasalanan. Sana mapatawad mo ko, Christopher. Babayaran ko na lang yung cellphone na damage ng cellphone na nasira ninyo. Para matapos na to. Ate Binita, kaya ko siyang patawarin. Maraming salamat din sa pagkakasundo sa amin. Christopher, kaya ka... Sa kagaya na sabi ng mama ko, kaya din kitang patawarin, Ate Rosalie. Sana magbago ka na, sana maayos natin, sana tumapad ka sa sinabi mo sa akin. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Okay, ang ating phase of lesson of the day, ang pagiging isang kapitbahay ay kapag may problema ka, may malalapitan ka. Dapat isipin natin ang pagiging magkakapitbahay ay yan ay love na dapat hindi natin sirain sa isa't isa. Yan ang ating face of lesson of the day. Maraming salamat sa ating mga bisita. Asa ang lang sa web.